Welcome back to another video. And kung bago ka pa sa akin channel, like or subscribe mo na yan and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking video. So alam niyo na siguro kapag sinabing malaking tao, kulay green ng katawan, mahaba ang tenga, may malalaking kamay at paa, alam niyo na siguro kung sino. Siyempre walang iba kundi ang all-time favorite ng batang 90s noon, ang cartoon series na The Shrek. So, kung bakit ko siya, kung bakit natin yung topic niya, dahil kagabi habang ako ay nag-i-scroll, eh may nakita ako na hango ito sa totoong buhay. Kumbaga, yung gumawa nito eh na-inspired sa totoong buhay ng The Shrek. So, ngayon nga alamin natin kung ito ba ito o nagkataon lamang. So, bago ang lahat, umpisan muna natin sa palabas ng The Shrek. Actually, hindi ko siya masyado napapanood ito. Pero, dahil gusto ko nga malaman, alamin natin. So, hindi ko siya masyado napanood dati. Hindi ko masyado alam ang kanyang buong kwento. So, ang Shrek ay isang American computer animated comedy film noong 2001 based on 1990 fairy tale book ni William Strike at mula naman sa director na si Andrew Adamson at production of DreamWorks Animation na buo nga nila itong The Shrek na palabas. Ngayon, sino-sino ba ang mga karakter nito? Konting ano muna tayo, background. At ito nga si Mike Myers bilang Shrek. And champyo muna tayo sa set. Alam nyo ba na si Nicolas Cage, kung kilala ninyo siya, na-operan siya bilang gumanap sa The Shrek. Pero tinanggihan niya yun. Dahil sa dahilan, alam kong bakit. Dahil sabi niya, ayaw niya magbukang ogre o ogre, itura niya. At saka pa kapag tinanong ng punta kung kilala ni Miss Nicolas Cage, baka ang unang description na pumasok sa isip ng mga tao eh, ayaw kulay green na gumanap ng The Shrek. Then ayaw niya yun. Ayaw niya yung may iba yung tingin sa kanya. So, yun lang yung nabasa ko. So, yun nga, balik na nga tayo sa mga karakter nito. At si Eddie Murphy naman ay gumanap bilang Donkey. At si Cameron Diaz bilang Princess Beauty. At si John Lithgow, kung ano ko paano pronunciation. John Lithgow as Lord Farquaad. So, yun nga ang alam ko lang na kwento na ito. Kung tama ako, correct me if I'm wrong. Mag-asawa dito si Greg at saka si Princess Fiona. At si Princess Fiona ay isinupa. Kaya naging kulay green siya. Hindi nyo pagkakalam kung bakit naging ogre din siya. At yun nga, talo na nga tayo sa ating bottom line. Sabi nga, real life nga daw itong Shrek. So, alam natin kung sino ba yung real life Shrek na yan. So, walang iba kundi si Maurice Gilliatt. Maurice Gilliatt ay pinanganak noong October 23, 1903, isang lugar sa Ural Mountain sa Russia. At ang kanyang nanay isang teacher, ang tatay niya naman ay isang railroad engineer. Noong kabataan ni Maurice ay may palayo siya na the angel. Dahil sa napakagandang itsura nito, o sabihin na nga natin malaanghel na mukha. Kung titignan natin siya siguro baby face. So, sa kabila nun ay maagang na ulila si Maurice sa kanyang ama dahil nga sa namatay nga ito. So, maaga silang naiwan na kanyang nanay. Kaya naman noong 1917, dahil sa gera o revolution doon sa panahon ng Russia, ay umalis sila Maurice at ang ina nito papuntang France para doon na mamuhay. At nang nag-edad nga si Maurice ng 20 years old, dito niya na napansin na parang may kakaiba sa kanyang mga kamay, paa, na tila lumalaki o parang namamaga. So, agad nga silang pumunta sa doktor at pinatingin nga nila ito at ang lumabas sa diagnosis niya ay meron siyang acromegaly. Isang sakit na kung saan hindi normal ang kanyang growth hormone. Correct me if I'm wrong ulit kung tama itong explanation ko sa sakit na acromegaly. So, meron siyang abnormal sa kanyang growth hormone na sanhi ng pagkakaroon ng benign
tumor sa pituitary gland na nagre-resulta ng paglaki ng mga buto. So, ayun yung sakit na yun. So, actually, alam ko meron dito ata sa atin ito. Yung mga, ayun ko pa rin sa mga gigantes. Para mga malalaki. Di ba may dwarfism, yung mga ganito. So, ito parang ganun ata ito. So, yun nga, ang pangarap ni Maurice ay mag-isang doyler. Kasi dahil nga sa kanyang sakit, hindi ito natupad. Dahil nahadlangan nga siya nito. So, alam naman natin sa lawyer ay talagang digdigan ng pag-aaral niya. Kailangan na mahabang taon para mapag-aralan niya. Pero hindi niya nga ito natupad. Pero kahit ganun pa man, bukas pa din ang biyaya dahil siya ay naging engineer sa French Navy ng Dimagdaon. So, nagawa niya pa rin pa rin yung talenturo ng kanyang ka. Dahil isang engineer ang kanyang ama, kaya nakuha niya yung talento. At noong 1937 nga, meron siyang nakilala na isang kaibigan na isang professional wrestler. At inalok nga siya na pasukin ang mundo ng wrestling. So, hindi naging masama ang panahon sa kanya dahil nagkaroon pa rin siya ng opportunity. So, sa kabila nga noon, tumigil ang story short, eh naging tanyag nga ang pangalan ni Maurice bilang the professional wrestler. At napansagan nga siya ang the French Angel. At tinagtagal nga eh, nagkaroon siya ng award bilang AWA World Heavyweight Champion. Dahil siguro sa kanyang taas na fight night at timbang na 270 pounds, eh talagang babagay sa kanya ang pag-wrestling. Siguro eh, sa panahon yun, siguro kayang-kaya niya tapatan sila The Rock, sila John Cena, ito yun. At yun nga eh, sa kanyang laki, nagamit niya ito, o yung sakit niya, sabihin natin, nagamit niya sa pagre-rescue. Dahil siguro, minamama niya, at hindi nagtagal eh, kung saan bansa na nga siya lumalakad, at dumadayo, at talagang naipapanalo niya ang bawat dami. So, at ayun nga, naging maningning ang kanyang career, sa kabila ng may ganun siyang sakit. At hindi nagtagal noong September 4, 1954, sa Chicago, eh, pumano na nga si Maurice Thiriet, the French Angel, dahil sa cardiovascular disease. Sabi ko nga, eh, meron siyang sakit. O hindi normal ang kanyang growth hormone, siguro ay lumalaki din ang kanyang puso. Tingin ko at inatake siguro sa puso. Parang ganyan. At yun na nga yung dahilan ng kanyang pagkakas. Pero kahit ganun pa man, eh, naging matagumpay naman ang kanyang buhay. So kayo naman nagtatanungin ko, kung real life nga ba itong The Shrek, kung dito nga ba talaga na iyan tulad o nagkataon lamang. Pero kahit ganun pa man, kung nagkataon o dito talaga, eh, ang importante, naging parte na kabataan natin ang palabas na The Shrek. At talagang pinag-iwan natin ito, lalo na kayo. At ang importante rin ay naging makasaysay naman ng pamumuhay dito sa mundo ni Maurice Thiriet. So, ang importante pareho silang eh, ang importante may napakinabangan ka dito sa mundo at magandang naiiwan. So, yun lang. Maraming salamat. Sana na-enjoy niyo itong video natin. At kung meron kayong mga comment o karagdagan, i-comment down below na lang nito. And don't forget to like or subscribe. And kita kits tayo sa next video. So, yun lang. Maraming salamat. And this is Guy Santos. Papa Adam. Goodbye and God bless.